Ikaw, ano mo nasabi mo? Buti na kaya mo yung lifestyle na ganito. Bakit hindi ko kakayanin? Depende kasi yun sa tao. Choice nila yun. Okay lang sa akin, basta't alam mo ang daan pa balik sa bahay. Alam mo naman lagi. Mahirap talaga. Lagi akong naiyak sa gabi. Lalo na pag ako'y nag-iisa. Pinoy Trucker. Slow me down, but they can't make me stop. I keep on trucking. Keep on trucking. Yeah, I keep on trucking. Yeah, naka-uwi na ako sa bahay. Ngayon, susunduin ko lang yung aking wife sa work niya. And dadaan din ako ng Canadian Tire. Kasi yung aking gulong na sasakyan, laging flat. Laging nasingaw yung hangin. Ngayon, merong nabibili dun sa Canadian Tire na fix a flat. I-spray mo lang siya sa gulong. Tapos lahat ng butas na yun, pag-spray mo, tatakbo mo siya. So yung mga singaw doon, yung mga kung lapako mo siya, matatakpan siya ng parang pinaka-rubber. And yeah, dadaan mo lang ako ng Canadian Tire bago ko susundin yung aking wife. Grabe yung biyahe, no? Mom? Yeah. Sa ano ah, nandun sa supermarket, right? Diba? Niwan natin sa laki supermarket. O may, dadaanan natin mamaya. I-start natin yung truck. Kasi masyadong malamig kagabi. Kalimutan ko yata yung start. Are you okay? Yeah. So yung dalawang bata, hindi ko kasama dahil hindi nagsasama yung dalawa na yun. Laging tamad sa mama. And bukas, bubuksan ko na yung silver play button na galing sa inyo. Galing sa inyo yun, hindi galing sa akin. Sa inyo yun. Okay? And bukas ko na ipapakita para magpasalamat sa inyong lahat. Canadian Tire! Canadian Tire, yeah? Yeah! Good. Let's go, let's go! Let's go! Bibili mo na kami dito. Open sesame! Open sesame! Okay, let's go. Come on. Aisle number 4. Aisle number 4 here. Aisle number 4. Oh, lobat na ako. Lobat na ako. Mamaya uli. Napin ko lang yan. Fix a tire. Okay, so ito yan. Fix a tire. You know, trusted since 1970. Just connect, inflate, and go. So matatakpan na niya yung ano, yung singaw sa yung gulong. Okay, so meron akong fix a flat and itong gauge. Meron akong gauge doon pero hindi siya ganito, analog. And isang portable na tire inflator para hindi na ako maghahanap ng mga gas station na meron silang pambomba para sa flat. Pero ito mabisa to, itong fix a flat na to. Yeah, so nasa mga $53 lahat para sa car. Let's go. Ano bang gusto mo? You want Coke? Huh? Which one? Get it. Get it. Okay, let's go.
Bye. Bye. Ah, one more. Ya. Yeah. Importante dito sa Canada na i-check mo lagi ang gulong ng iyong sasakyan dahil pag taglamig nagbabawas talaga siya ng hangin. Ito may problema to, may singaw to. So mamaya lalagyan ko siya ng fix a flat. So ang temperature, ang PSI nito ay nasa 36 lang dapat. So 40. Babawasan ko lang siya. Yan, okay na yan. 37. So mamaya, padadaanan ko lang fix a flat yan. Tapos ito din. Ang hirap pa naman mag-ano dito, yung mga co-op dito ay sarado. Sarado. Pangit yung mga gauges nila. So ito same lang din. Okay. Padadaanan ko siya ng fix a flat ngayon. So ganito yan. Yun. Okay, so nalagyan ko na. And ang gagawin nila lang doon, itatakbo mo na lang siya para mag-spread yung parang rubber yun eh, nasa lalim. So hindi mo na kailangan, unless kung talagang malaki yung pako na pumasok, but hindi na siya kailangan na, hindi na siya kailangan bumba ka ng bumba. Then bumili na nga ako ng isang inflator. Kasi nga pahirapan ng ano to, pahirapan ng paghanap ng mga gas station na merong libre na inflator. So Shell meron pero magbabayad yan ng $2, 2 minutes. So lubat na ako, mamaya uli. Okay, hinihintay ko na lang yung aking wife. Dito siya lalabas, dito siya nagtatrabaho sa Price. Ayan. Nag-overtime siya. Alam mo ba sa US ay 90% ang mga truck driver ay divorce? Hmm? Why? Because of the lifestyle. Kasi sabi nung Canadian na kausap ko dun sa Edmonton, sa Q-Line, lalo na siyang long haul. Then I think na-divorce na siya one time. Tapos ay bumalikan siya na city driving. Sabi niya, I know sa inyo sa Pilipino hindi kayo gano'n, pero pag Canadian, American, 90% talaga mag-divorce ng family ay mag-asawa kasi nga sa lifestyle ng being truck driver away from home. So ikaw, ano masasabi mo? Buti na kaya mo yung lifestyle na ganito. Bakit hindi ko kakayanin? Depende kasi yun sa tao. Choice nila yun. Yeah. So, hindi ka ba na gano'n na huwag ka na lang mag-truck driver? Hindi kasi ayaw ko namang maging hadlang sa ano mo eh, sa gusto mo. Trabaho ka na lang sa trabaho. Mga factory o what? That's a selfishness. Selfishness? Yeah. So, okay lang sa'yo na ano mo? Yung okay first kung ano, hindi, okay first lang sa akin. Basta alam mo ang daan pa balik sa bahay. Alam ko naman lagi. Daan. Alam ko yung daan pa uwi sa bahay. Huwag sa ibang bahay uuwi. Yun ang importante. Hindi sa ibang bahay na uuwi. May bahay kang sariling uuwian. Nung ano, yung first kung sa abroad sa Saudi, paano ka nakakop up na paano mo na? Siguro yung first, second year. Mahirap? Mahirap talaga. Lagi ako naiyak sa gabi. Lalo na pag ako'y nag-iisa. Lalo na't may mga sakit ang mga bata. Siyempre. Tapos minsan wala ka pang text, walang tawa. Nakakapag-alaala. Kaya nung malaman mo na nakulong
tulong pa ako sa Saudi. Ay naku, lalo na. Ay grabe. Lalo na akong matungan. Yeah, kasi nung nasa Saudi ako, dalawang beses ako nakulong sa Saudi. Una yung sumingit yung kotse sa shoulder diyan sa may Jeddah, sa flyover. Hindi ko napansin na nasa harap na pala ng truck, kinakaladkad ko na siya for over 100 meters. Loaded ako, nakulong ako noon. Pero nakalabas ako dahil hindi ko naman kasalanan dahil hindi naman dapat mag-overtake sa shoulder, di ba? Sa shoulder yan eh. Sumingit yung marabo doon tapos pumasok siya. Nung pagpasok niya, yung pinaka-point ng gulong, yung pinaka-point ng kotse niya sa left side, tumama doon sa muso ng truck. So nakabalagbag sa tinutula ko dahil mataas ang truck noon. Sa Saudi. So nakulong ko. Pangalawang kulong ko, sa Abha naman, babalik pa uwi na taon doon. Ginagago ako ng Yemen. So, yung aking kaibigan si Charlie, pinagdiskitahan namin talagang, yun, naghabulan ng espadahan doon sa ano, sa pagbaba ng 11th Tunnel. Pagdating namin sa Mohail, wala na. Nandun na yung mga pulis na nag-aabang sa amin. Kulong kami, parang isang gabi yata na kulong. Yan nga lang, malaki yung company namin, Al Sudais, kilala sa Saudi Arabia. So anong maibigay mong ano sa kanila? Yung mga asawa ng mga truck driver? Hindi ko. Maibigay kong payo. Kasi hindi lang naman ako, hindi lang naman ikaw. Marami talaga. Hindi pa, alang-alang sa, alam mo, ang isang kinukonsider dyan, family. Kasi, ibig sabihin, kaya ka nagtatrabaho, nagpapakahirap na mapalayo sa pamilya, kasi para sa pamilya. Yun lagi ang iyong iisipin. Huwag yung pleasure na para sa sarili mo. Kasi kaya ka nga nag-asawa, kaya ka nga nagpamilya eh, para sa pamilya mo. Pero kung hindi mo i-consider ang family mo, ay di, sabihin mo sa pamilya mo na ganun. Huwag yung gagawa ka ng maling desisyon na ikasisira ng lahat. Especially sa mga bata. Mahirap talaga. Hindi madali, di ba? Sadyang mahirap. Hindi madali yung asawa ka ng isang truck driver, di ba? Yung nakaaraw niya na ako eh. Sakripisyo. Ano yung sanay kang katabi sa gabi, asawa? Kaya nga yung sabi ko sa iba, mga gusto mag-truck driver na nandito na, nakastablish na dito, tapos gusto mag-truck driver. Kausapin niyo yung asawa niyo. Kausapin niyo mabuti kung talagang kaya nila. So yun doon. Pero kung mag-desisyon lang kayo ng sarili ninyo na hindi niyo consider yung family niyo, yung wife mo, yung anak mo, kausapin mo na mag-truck driver ka. Kasi mas mahirap yun sa kanila. Dahil mawawala ka ng ilang araw, weeks na, pag nag-a-abroad pa, pag OFW pa, years pa. Years, yeah. Kaya saludo ako sa mga nandiyan sa Saudi Arabia, hindi lang Saudi Arabia, sa iba't ibang panig ng mundo, yeah, na nagsakripisyo para sa pamilya. Talagang hindi lang mga lalaki, mga babae. Nakakalungkot lang isipin na kaya ka nga umalis sa sarili mong bansa para sa pamilya mo. Pero minsan, months pa lang nakakalimutan ang pamilya. Marami. Buti ako hindi nakalimutan. Isa dyan. No? Names for you. 6 years sa Saudi Arabia. Kaya na. So yun, napag-usapan lang namin about saan. Your key? No, I mean yung aking bol... Scully? Yung aking... Your mask? Mask. I don't know. Ito. Pag-usapan lang namin about sa trucker's wife. Kung ano yung sakripisyo nila. Hindi lang ang mga truck driver ang nagsasakripisyo, lalong-lalo na ang pamilya. Yung family ties at saka yung bang na-build yung relationship bilang mag-asawa, bilang pamilya. Dapat nandun pa rin kahit magkalayo. Kaya ako pag... Communication is the key. Yeah. Hindi yung ganitong susi.
Hindi, hindi. Kaya, kaya ako pag nasa bahay ako, mas hindi ako kasi pala barkada, hindi ako mahilig sa barkada. Sadya. Yeah, ano lang ako, yung may kaibigan, mga sina paring Binje, sina din friend, pero hindi talaga yung barkada na punta dito, punta doon, hindi ako mahilig sa ganun. Ano ako, pag uwi ko sa bahay, mas gusto kong nag-i-stay lang ako sa bahay. Ayoko lang gumagala. Dahil gusto kong ibigay yung time sa aking mga anak. Kaya kanina, si Makaupman, nakahiga ako sa sala. Biglang tumabi sa akin dun sa sofa. Nagbayakap. Tapos nagsilos naman doon isa. Kaya hindi ako mahilig sa barkada. May kaibigan, kasi nadala na ako sa barkada eh. Sa elementary pa lang. Minsan may mga barkadang papahama ka. May barkada ding minsan na maganda pero wala, nakakadala din minsan. Mga kaibigan meron pero barkada. No. Iba-iba yung kaibigan sa barkada? Magkaiba yun. Yeah. Mm-hmm. So, dito kami sa outlet. Meron na kaming bibilin para sa akin. Here, Kali. Okay, say, mama. Wala sigurong pila. Ah, wala. Wala pila. Get in. Thank you. You're welcome. Thank you. You're welcome. Tara, walang pila. Hintayin ka namin sa labas. We're gonna wait mama here outside, okay? Where is this place, Papa? This is outlet. Outlet? Yeah. Is that Polar Park? No, it's not Polar Park. Okay, let's go. Naka-vlog ako ngayon. Mag-shout out ka na. Shout out! Dali! Sa inyo! Hi sa dyan sa Pinas! Dali! Hello sa lahat sa Pinas! Merry Christmas! Magpakilala! Yeah, kasi ito si ano, si Eddie Josie ay kasama na aking wife sa Kumao before. Nagko-comment pala to, di ko alam. Okay, siyempre sa dami ng ano, sino-sino yung mga nagtanong. Salamat sa ano, salamat sa support. Siyempre, at ang ganda naman kaya ng ginagawa niya, tumutulong sa mga kapwa natin. Yeah. Lalo na yung mga bagong dating, di ba? Tapos pinasok niyo pa yung bahay, wala pa. Oo, nga lang. Doon sa Steinbach. At saka nakakatuwa ka yung pamilya. Thank you sa support. Pagka nakikita ko yung nila tayo sa pamilya. Ay, wala ka nang babatiin. Wala lang, kapat lahat nila. Ayun. Dito kami ngayon sa Jefferson dahil yung truck ng Q-Line dito ako nakaparada sa may Jefferson, sa may Lucky Supermarket, dahil nung last time nag-park ako sa Walmart after 4 days tinawagan si Q-Line at pinapalis na yung truck, siguro nag-clean up sila dun sa pinakadulo. And nakita ko kasi mayroon din mga truck dito na naka-parking na mga Indian. Kasi maraming mga truckers din dito na mga nakatira eh. Maraming mga Pilipino actually dito nakatira. So pinuntahan ko lang siya dito dahil kagabi hindi ko siya na start at nakalimutan ko, kailangan ko lang i-heater yung kanyang painitin ng konti ang makina, and then mamaya i-start ko yung EPU niya for the whole night kasi medyo malamig. And kompleto naman yung mga kadina niya sa likod. Wala namang nawala. Anhin nila yung kadina na yan. Kadina ng truck yan. Pinoy Trucker. Slow me down, but they can't make me stop. I keep
on trucking.